자세요. Hello. Gustong maging kapatid na celebrity. Teka lang, daming tanong. Magbibigay ko lang na advice. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Marami po kasi ngayon nagtatanong kung legit Dabber Cats nga pa po ba raw si Alden Richards. Kasi lahat daw po ng mga legit Dabber Cats ngayon, isa-isa na nga pong ini-interview. At maliban na lang po si Alden Richards. Tapos may nagsasabi na magbabalikan nga po sina Anjo Eliana, mga kaaldab, nagpaparamdam na. At yung mga ilang cast ng legit Dabber Cats, makukumpletuhin daw po nila yung iba pa kung sakasakaling magsisimula. Ito'y base lang naman po sa mga nakakalap nating impormasyon. Siyempre, pag kinumpleto yan, talagang babalik at pupunta si Alden Richards dyan, di po ba? Ito, real to, kung halimbawa bumalik si si Pia Guanyo. Oh, real talk to ha. Kasi si Pia Guanyo nasa Net 25 naman po. Madaling ano yan, di po ba? Madaling pupunta yan. Pangalawa, si Anjo Eliana. Oh, di po ba? Mga legit Dabber Cats yan. Pangalawa, si pangatlo, si Ma'am Ruby. Oh, di po ba? At yung iba po, sila Jano Gibbs, marami na po nagpaparamdam ng mga artista ngayon na dating legit Dabber Cats, di po ba, na gusto nang bumalik. At siyempre, bubuuin nila ang 50 years sa Itbulaga. Medyo masasabi natin, mga kaaldab, na maganda nga po ang budget nila ngayon. At talaga naman pong, kumbaga, hindi na dadaan sa management ng katulad ng tape. Kumbaga, wala na silang yung masasabi natin na direkta na, di po ba, sa mga Dabber Cats. Kaya nga po, napapaisip yung iba kung babalik ang mga ilang legit Dabber Cats. Siyempre, mababalik na rin si Alden, di po ba? Common sense na lang po, mga kaalda ba? Ito, kumbaga, paulit-ulit ko po itong sasabihin at hindi po ako manghihi, kumbaga, mapapagod. Sa totoo lang po, doon po sa mga nagre-react, tama naman po sila. Pero tignan nyo po sa mga netizen, sa mga baguhan po at sa hindi mga Aldab Nation. Si Alden Richards, saan po ba talaga siya totoong nakilala? Marami nagsasabi, hindi siya aalis sa Itbulaga, sa GMA, kasi yan ang bahay niya. Diyan siya nakilala, diyan siya kumbaga yumaman, na totoo naman po. Dahil yan nga po yung nagbigay sa kanya ng sweldo. Pero ibabalik ko lang, since 2015, wala na po, bagsak na po ang karir ni Alden Richards. Masakit, pero yan po yung katotohanan. Pati ang GMA Network, hindi na po siya kinukuha. Ito yung panahong 2015, kasagsagan nila Mark Heras at mga iba pang Starstruck winners. Yan po yung talagang kaliwat kanan na teleserye, di po ba, sunod-sunod na mga kumbaga palabas nila, dinudumog, mga pelikula nila na kinakagat ng mga netizen. Talagang masasabi natin, mga kaaldab, na punong-puno yung mga schedule nila, kaliwat kanang interview, kaliwat kanang pag-host, guesting, nasaan si Alden Richards ng mga panahon na yon. At ang pinakahuli niyang pelikula, at ang huli niyang teleserye. Oh, doon pa lang mapapaisip na po kayo. Kaya ang sinasabi ko to, hindi po nila alam. Kasi ngayon lang po sila nabungad eh. Ngayon lang po sila masasabi natin na nag-ingay. Di po ba? Yun po yung katotohanan. Alam po ito ng mga Alden fanatics. Alam po ito ng mga ilang malalapit kay Alden Richards. Parisay na nga po si Alden eh. Itbulaga na lang nga po sumasalo sa kanya eh. Di po ba dumating yung point na wala na talaga yung karir niya. Kahit si Mama Ten, hirap na po maghanap, magpag-guest sa kanya, magpa-schedule. Yung tipong inahanapan na po siya ng endorsement, di po ba yung magpapa-endorse, TV commercial man lang. Di po ba? Wala po mga kaaldab. Bagsak na bagsak
Yan yun ang mga panahon na yan. Yung sasakyan nga po daw niya, hindi niya mapaayos. Kumbaga dumating yung point na nawawala na siya ng pag-asa. At kumbaga unti-unti na nga po talagang lumulubog ang karir ni Alden Richards. Dahil tuwing Miyerkules lang po daw siya nakikita sa 8 Bulaga. Miyerkules at Sabado. Biruin mo sa isang linggo, Monday to Saturday, dalawang beses na lang po siya lumabas. Kumbaga sa segment na kumbaga binigay sa kanya. Oh. Real talk mga ka-Aldab. Eh kung matapos na yung segment na yon, ano na mangyayari kay Alden? Yan nga po rin po yung sinasabi niya mga ka-Aldab na kung hindi daw po dumating si Yaya Dab sa 8 Bulaga, wala na po siya. Kumbaga hindi na po siya artista, isa na lang po siyang masabi natin na business, di po ba nagbi-business na lang, etc. etc. Totoo to mga ka-Aldab, para lang po sa kalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Totoo pong nangyari yan, totoo pong naganap. Kaya lang po, dumating yung point na tapos na nga po yung sitcom ni Alden Richards at dumating na nga po si Maine Mendoza o si Yaya Dab sa buhay ni Alden Richards o Pambansang Bay. Kaya po talaga pinambinan sa ganyang Pambansang Bay. Doon po nagsimula at doon po talaga siya totally nakilala. Para lang po sa kalaman ng lahat at ang Philippine Sarina po ang isa sa tumatak sa buong Pilipinas, mga ka-Aldab. At ang Twitter naman po ang gumawa ng record sa buong mundo. Ha? Mundo, hindi Pilipinas. Ha? Yung tamang panahon, yun po yung talagang ikinagulantang ng buong Pilipinas. Di po ba? Visayas, Mindanao, di po ba? Talagang ano siya, yung masasabi natin na alam nyo na mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga taong nagre-react at nagko-komento. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang updated kayo. Gusto ko lang lahat ng mga kaganapan alam po ninyo. Hindi po ba? Yan po yung isa sa kagandahan. Kaya po, chill lang po kayo. Kaya sa mga taong bulag, sa mga taong bingi, eh okay lang yan. Hindi po ba? Ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Kaya hindi po imposible kapag binuo nila ang 8 Bulaga, kasama sigurado dyan si Alden Richards at sigurado mapipilitan dahil lahat po ng mga taong bumuo at kumbaga isa sa nakasama niya sa tugatog ng tagumpay eh muli niya makakasama sa 8 Bulaga. Para lang po sa kalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan kasi hindi naman po talaga siya ngayon bibigyan ng teleserye, sigurado yan dahil napakarami po nakapila na mga artista ng ABS-CBN na pumirma na nga po ng kontrata sa GMA Kapuso at ang Showtime nga po ay nasa loob na ng GMA at marami na pong po pwedeng magbago, marami na pong pwedeng mangyari. Hindi po ba? Kaya hindi po imposible. Lagi yung sinasabi, hindi po imposible. Hindi po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.